Okay mga bossing, good morning sa inyo lahat. So nandito tayo ngayon sa opisina. Kasama ko yung ating admin, Rosel. Kaway naman dyan. Ayan si Rosel. So mga kaibigan, pag-uusapan natin ngayon ang spark plug. Okay. Kailan nga ba dapat magpalit ng spark plug? Alam nyo po kasi ang spark plug, madalas yan kapag ka po hindi well maintained, eh, pwede po yan mag-cost ng libu-libong gastos. Totoo po yun. Pero kailangan po natin munang tignan ang mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng problema na hindi inaasahan. Okay. So unahin natin, ano nga ba ang mga parte ng mga spark plugs? Meron ako ditong racing spark plug na ginagamit natin sa racing lang ha. Mga kaibigan, dito po ay racing use only at ito po ay hindi gagamitin pang araw-araw. Meron pong pang araw-araw na mga modelo, yun po ang inyong bilhin para po mas masatisfy kayo sa tagal ng performance. So nasa harapan natin mga kaibigan ngayon ay ang Brisk na racing plug na ginagamit ko po sa racing. Kung mapapansin nyo, no, meron akong ginamit na X-Line. Ginamit ko rin yung ganito sa Ninja 10400 na ginagamit ko ngayon sa truck. So ito po ay Brisk na gawa sa Europe. Oh, this is a European na made. Kumbaga ito po ay very high. Ano tawag ito? Very high quality and pang high performance na spark plug. So mga kaibigan, kung mapapansin niyo to, so itong spark plug to wala po itong tip. Okay, so ito po yung ginagamit natin para mas maganda po yung distribution ng kuryente kapag kadinaanan ng gasolina. So ngayon, paano po natin malalaman kung kailan na natin magpalit ng spark plug? Number one, unang-una po dyan na tinitignan yung milyahe kung kailan po ito kinabit. So dapat po alam natin mag-check ng spark plug na at least every 5,000 kilometers sisilipin po natin kung kumusta ang status ng spark plug. Tandaan nyo po, ano, kapag ka po pangit na po ang performance ng kuryente, kumukonsumo din po kayo sa gasolina. So, kailangan nyo po parating nasa magandang kondisyon ang spark plug. Okay, pangalawa. Pangalawang titignan natin sa spark plug ay yung kalawang po dito sa may bandang, ano, bandang nilalagyan po ng tools para tanggalin ang spark plug. Alam nyo kung bakit, mga kaibigan, pwede po kayong mauwi sa ganitong problema. Ayan. So meron tayo dito isang spark plug, ito, hindi na natin ano, tatakpan na natin yung pangalan. Itong spark plug na to mga kaibigan is made in China. So ang materials niya po ay kinakain ng kalawang. So anong nangyari po dito mga kaibigan, nung kinain yung kalawang, kinain ng kalawang yung bakal, pagtanggal po ng spark plug, naiwan po yung kalahati nito. So ibig sabihin mga kaibigan, pag naiwan po yung kalahati, magkakaroon po ng malaking problema. Dahil ito po ay may iwan sa loob ng makina. Ngayon mga kaibigan, dahil nga brittle ito, no, ganito ang sitwasyon nito, pwede din po itong maputol na bakal na nandito sa dulo. So kapag ka po mahina yung quality ng bakal na yan, pwede po mag-cause ng damage sa mga balbula, sa bulb seat, sa piston, sa block. So napakalaki po ng gastos na mangyayari. Ngayon mga kaibigan, parati ko sinasabi, no, huwag gagamit ng pang-racing na spark plugs gaya nito kasi nako-confuse po ang iba. Kapag ka nasiraan, iniisip nila, sinisisi nila sa spark plug. Pero yung mga spark plug po na racing is meron pong limit ang gamit niyan. Kapag ka po nakatakbo na yan ng 5 hours running time, kailangan nyo pong palitan. Yun po talaga ang mga racing spark plugs. Mahaba na nga po yun. Dito po sa Pilipinas, kaya ang 5 hours na running, total hours ito sa racetrack. Ngayon, sa mga ordinaryo naman, kaya po natin i-check yan ng 5,000 kilometers kasi iniiwasan po natin mangyari yung ganito. Kapag ka po naputulan kayo ng spark plug, ibig sabihin po marami ang pwedeng mangyaring problema. Kapag ka po naman kinakain na po ng kalawang ang bakal na to, ito po yung kasi yung nagtatransmit or nagsasalo ng ground ng makina para po magkaroon ng magandang pasok ng kuryente yung kanyang gitna. Ganun po ang trabaho ng spark plug. Kailangan niya po ng ground para po maibato na ignition coil yung nandito sa gitna at magkaroon ng contact ito mismo at saka yung gitna. Ngayon mga kaibigan, pangalawa pa lang po yun sa dapat i-check. Recap ko lang, unang-una, dapat po i-check yung mileage kung kailan magpapalit. Pangalawa, kailangan po i-check kung kinakain na po ito ng kalawang. At ang pangatlo, ano, hindi po ito yung tawag natin pinaka-least. This is the last but not the least. Titingnan po natin parate kung kumusta po ang patong ng tip na to. At itong tip na to, kapag ka po pudpud na o wala na po ito sa tamang gap, kailangan nyo na po itong palitan or kailangan nyo i-adjust ayon po dun sa 0.30 na
standard gapping ng mga spark plug, okay? So yan mga kaibigan, yung mga tatlo na dapat yung i-check para hindi po kayo magkamali at para malaman nyo kung nasa optimum performance pa po ang inyong spark plug. So gaya po nito, no, pag nilagay ko po itong puti na to sa tamang posisyon, ayan, pag napapansin nyo po, ito po ay medyo pudpud na yung kanyang dulo. So pag pudpud na po ang dulo, mga kaibigan, dito sa ordinaryong daily plug, kailangan na po itong palitan. Kapag ka po naman po yung tip nito ay medyo, ayan, medyo malayo na ang kanyang bigay. Ayan, nakaangat na dahil nga napudpud na po yun. Wala na po sa standard measurement, kailangan na po ang palitan. Again, mga kaibigan, alamin lang po ang basic para hindi po tayo nagkakaproblema sa makina. At naiiwasan po natin ang malakihang gastos ng ating motorsiklo. So ayan mga kaibigan, tatlo pong pointers na dapat yung tignan sa spark plug. Huwag pong tipirin dahil pwede po kayo mauwi sa libo-libong distrosong gastos. Okay? So this is Grismo mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na subaybay. Shoutout po sa lahat. At shoutout din po doon sa mga kaibigan natin mula Luzon, Visayas, Mindanao, lalo po sa Pitsbike, sa SEC, kay Boss Brian SEC Cosana, at sa mga tagtagatang kilig po ng Grismong Page at Skilled Garage. Maraming salamat po. This is Grismong once again saying thank you. Magandang araw po sa inyo lahat. God bless and peace.